Sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Napakalaga po na ating pong bulay-bulayin ang ating pong buhay. Ano ba ang buhay? Para sa atin, ang buhay, ito yung pinakamasarap na biyayang kalaw sa atin ng Diyos. Ito ang pinakamahalaga. Iniingatan natin ito at minamahal natin ang buhay. Pero ano ba talaga ang realidad ng buhay? Hanggang dito lang ba tayo sa mundong ito? Hanggang dito na lang ba tayo sa kalagayan natin, ang ating buhay, panahon, iikot-ikot na lamang dito sa ating kinalalagyan? Dapat po natin malaman kung ano po ang plano ng Diyos sa ating po mga buhay. Siya po ang may akda, siya nagkaloob sa atin ng buhay, kaya siya rin po ang may plano sa ating buhay ngayong umaga. Marami po mga paniniwala ang tao kung paano po pahalagahan at gaano kahalaga ang buhay. Mayroon po mga kasabihan na ang buhay daw po ay tulad ng awit. Mayroong simula at may katapusan. Tama po yun. Ngunit yun ay kalahati lamang. Sapagkat ang buhay po natin may simula at may katapusan, hindi na nangahalagang tapos na po kapag tayo po ay namatay sa lupang ito. Hindi pa po tapos. Sapagkat ang buhay po natin ay pansamantala lamang sa mundong ito at mayroon pa tayong karaming buhay na wala hanggan. At ang buhay na wala hanggan na yun ay dalawa po. Isa po sa langit at isa po naman sa kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Kaya po yung paniniwalang ang buhay ay tulad lamang ng sang-awit na may simula at may katapusan, yan po ay hindi ang tinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat kung ganun po ang buhay natin, ay para man po ang buhay natin tulad ng hayop lamang. Na kapag ang hayop ay namatay, tapos na. Hindi po tayo nagmula sa hayop. Kaya ang ating buhay ay hindi tulad ng isang hayop lamang na minsan umiral at pagkatapos, wala na. Ang Bible po ay maliwanag na tuturo sa atin na bawat isang tao ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Ano po ibig sabihin nito? Yung Diyos ba ay kamukha natin? Siya ba'y may anyo tulad natin? Hindi po yun ang ibig sabihin sapagat ang Diyos ay Espiritu. Hindi po siya nakikita. Ngunit, nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Ano po yung wangis? Yung wangis po ng Diyos, yung po yung makikita sa atin na tayo marunong magmahal sapagat yan ay larawan ng Diyos. Tayo po'y maaring magalit, yan po ang larawan ng Diyos. Ang Diyos po ay may pagdamin, yan ang larawan natin sa Kanya. Ang Diyos po ay marunong mag-isip, marunong magplano, gumagawa, yan po ang makikita sa atin. Kaya tayo kumikilos sa daydig na ito, kaya tayo nabubuhay, mayroon po tayong isipan, mayroon tayong kalooban, sapagkat yan ang layunin, yan ang larawan ng Diyos sa atin. Nabubuhay tayo tulad ng Diyos na nabubuhay magpakailanman. Ngunit ang ating buhay ay may katapusan sapagkat simula nung magkasala ang tao, nagsimula rin po tayong mamatay. At dahil po ang tao po ay mamamatay, ay meron pong kabayaran sa kasalanan sapagkat ang kamatayan po ay bunga lamang ng kasalanan. Nagsimula po tayong mamatay dahil ang tao ay bumagsak sa kasalanan dahil sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kaya lahat po ng tao ay mamamatay. At ang lahat ng tao mamamatay ay hindi po tulad ng hayop na may simula at may katapusan. Meron po tayong haharating paghahatol kung wala po tayo sa paghahanda na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi nga sa Hebreo 9:27, minsan itinakda sa buhay ng tao ang mamatay at ang pagkatapos nito ay ang paghahatol. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga nilikha tulad natin, hindi niya tayo iniwan na sa ganong kalagayan kapag tayo namatay ay patutungo tayo sa kapamakan sa impyerno, siya po ay nagbigay ng kanyang anak na si Jesus. Na ang sabi po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi po mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay. At hindi lang buhay, basta buhay na pansamantala, kundi buhay na walang hanggan. Kaya nais ng Diyos ng lahat po ay maligtas at makarating sa pagkakilala sa katotohanan. Ganito ang sabi sa 1 Timothy 2:3 and 4.
Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na nanais ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. At isa pong pagkakilala ng katotohanan ay ito pong aming ginagawa na ipahayag ang salita ng Panginoon. Ito po yung katotohanan dapat po nating papakinggan. Kaya ang tao po ay mayroon pong pag-asang maligtas habang tayo po ay nabubuhay pa. Sapagkat, paano po tayo sasampalataya kung tayo po'y patay na? Kaya ang pag-asa po binigay sa atin ng Diyos habang tayo po ay nabubuhay pa. Kaya maaari kang maligtas ngayon pa lamang kung iyong pakikinggan, iyong paniniwalaan, at iyong tanggapin ang tatlong paalala tungkol sa realidad ng buhay. Kung iyong pakikinggan, iyong paniniwalaan, at tanggapin ang tatlong paalala sa realidad ng buhay, ay maaari kang maligtas ngayon. Ito po ang aking babasahin para makita natin ano ba yung tatlong realidad sa buhay ng tao na dapat nating malaman. James chapter 4 verse 13 to 17, ganito po ang pagkakasabi. Halika kayo ngayon, kayong nagsasabi, pupunta kami, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganang bayan. At kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayunmay, hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung luluobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Kaya ang sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ito pong salita ng Panginoon, hingin po natin sa Diyos ang kaunawaang espiritual upang maunawaan po natin ang tatlong paalala tungkol sa realidad ng buhay ngayong umaga. Hingin po natin, tayo po'y manalangin panandalian sa Diyos. Panginoon, kami po ay mga taong makalaman at ang aming pong kaisipan ay makalaman lamang. Hangad namin na maunawaan namin ang inyong salitang espiritual. Sapagkat ang salitang espiritual ay hindi po maunawaan ng pansariling laman na kaisipan. Kaya hinihingi namin ang tulong ng inyong banal na espiritu na bigyan kami ng liwanag ng kaunawaan upang makita namin aming pong mapanghawakan ang aming mapapakinggang tatlong paalala tungkol sa realidad ng buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ano itong tatlong realidad sa buhay na dapat nating malaman upang ating mapaghandaan ang ating pong buhay ngayon? Una po, ang una pong realidad sa buhay, itong katotohanan. Maikli lang po ang buhay. Yan po ang realidad. Yan ang katotohanan. Maikli lang po ang buhay natin sa mundong ito. Gaya ng sinabi sa James, gayunmay ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang iyong buhay? Kayo na'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Inihaling tulad po ang buhay natin sa isang singaw. Now, ang singaw po tinutukoy dito ay yung po yung usok na makikita natin sa sinaing. Kapag binuksan natin ang ating kaldero at makikita natin ang singaw, ganun po, dyan po ikinumpara ang buhay natin. Na ang singaw po, gaano lang haba nang itatagal dito. Makikita mo ngayon, pero mamaya-maya wala na. Isang tangka lang po ang sukat ng singaw. Singaw ng sinaing. At sa ibang tako po ng banal ang kasulatan, hindi lamang tulad ng singaw, kundi tulad ng isang hininga. Ang sabi sa Job 7:7, alalahanin mo ng ating buhay ay isang hininga. Hindi na muling makakakita ng mabuting aking mata. Gano'n po kahaba yung hininga natin? Sandali lang po, isang higot, isang buga. Sandali lang po, yan po ang buhay.
At hindi naman diyan inihambing ang buhay natin tulad ng singaw at hinga, kundi inihambing tulad din sa isang halaman. Ang sabi po sa Job 14 verse 2, ganito ang sabi, siya'y umuusbong yung ating pumbuhay, naggaya ng bulaklak at nalalanta, siya'y nawawalang gaya ng anino at hindi namamalagi. Ang buhay po natin tulad ng bulaklak ngayong umaga, mamaya-maya po malalanta na. At ang buhay natin tulad naman ng anino, sa tingin mo anino pero mamaya-maya mawawala rin po. Ganun po kaikli ang ating buhay dito sa mundo. At ang sabi pa sa Psalms 29 verse 5, ang buhay natin isang tangkal lamang, isang tangkal lang po. Aminin natin, ang alam natin, hahaba pa ang buhay natin dito, tatagal pa tayo sa mundo nito. Pero yun ang akala ng tao. Mananatili siya sa buhay nito kung masarap ang buhay mo. Akala mo wala na pong katapusan. Pero sa realidad po, sinasabi ng banal na kasulatan, ang buhay natin ay tulad lamang ng sigaw. Hindi tayo magtatagal sa mundong ito. Gaano mo ito kaunlad, gaano mo ito kasaya, gaano mang kasarap ang buhay natin, hindi magtatagal. O di kaya naman, napakahirap po ng buhay, pero hindi rin po magtatagal. Alam niyo sa Biblia, may nabubuhay po na halos 1,000 taon ang kanilang pinamamalagi. Tulad kay Adan, namuhay siya ng 930 years sa mundong ito. At iba pong mga anak niya, si Seth is the 905, at maging si Matusuda, siya po ay nabuhay ng 969 years sa daigdig na ito. Ano po ang akala nila? Akala nila sa tagal ng panahon, mananatili pa sila. Pero ang Bible nagsasabi, sila po namatay. Sila po namatay. Sila po ay namatay. Alalahanin natin, gaya ng sinabi ni Pedro sa kanyang sulat, 2 Peter chapter 3 verse 8, subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ng ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon, one day of the Lord, ay tulad ng 1,000 taon sa atin. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Kung ating po ikakumpara ang ating buhay, like for example, ako po ay 69 years old na, wala pa akong 1,000. Sa Diyos po, ang 1,000 isang araw lang para sa Kanya. Kaya yung pong 1,000 taon natin, napaka-ikli po yan kumpara po sa panahon ng Diyos. Napaka-ikli po niyan. At mismo nagpapatunay sina Adan na sila po ay kapwa namatay. Maikli lang pong buhay natin dito. Yan ang realidad. Dapat nating pag-isipan. Anong mangyayari sa akin kapag ako'y namatay na? Ikalawa pong realidad na dapat nating malaman, ang buhay po ay mayroong hangganan. Kung maikli lang ang buhay, natural, mayroon itong hangganan. Ang sabi po sa ating teksto, James chapter 4 verse 14, gayon man ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Meron pong hangganan ang buhay natin. Huwag po nating palatiling ipako ang ating mga paa sa mundong ito. Huwag natin sabihin, ito ng buhay natin, ito ng pag-asa natin, ito ng kinabukasan natin, ito ng kaligayahan natin. Mga kaibigan, mga kapatid, mayroon pong hangganan ang buhay natin. Buhay natin ay maglalaho. Titigil ito. Wala kang matatala sa libingan. Nakarinig na ba kayo na mayroon pong kumarkila ng truck? Lipat bahay, pagka namatay ang tao doon sa simenteryo, wala po, hubad tayong dumating, hubad din po tayong babalik sa ating pinagmulan kapag tayo po ay namatay. Kaya magugulat po ang lahat ng iyong kaibigan, magugulat ang lahat ng iyong kamag-anak, magugulat ang lahat ng tao kapag tumigil na ang ating buhay. Marami silang tanong, bakit? Ang lakas-lakas nun. Ang saya-saya namin kahapon. Anong nangyari? Maaring ikaw po ay mamatay sa aksidente. Pero po ang kamatayan natin, hindi po kailanman aksidente. Ito po ay nakatakda na. Hebrews chapter 9 verse 27,
It is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Appointment po ang kamatayan. Ang Diyos po ay nagtakda nito. Ang katotohanan po, magtatapos po, mayroon pong ending ang ating buhay. Ngunit hindi po tulad ng paniwala na ang buhay ng tao ay may simula at may katapusan lamang. Hindi po ganun. Mayroon pa po tayong haharapin na dapat nating ayusin. Kaya dito po, habang tayo nabubuhay, marami tayong plano, marami tayong pangarap, marami tayong ambisyon, marami tayong gustong itayo, ngunit mabibigo tayo sapagkat sa isang sandali, maglalaho ang ating buhay. May katapusan po ang buhay ng tao. Ano na naman ang mangyayari kung matapos na? Nakapaghanda ba tayo para po sa ikabilang buhay? Wala pong pinipiling tao ang kamatayan. Tandaan po natin, wala pong pinipili na tao ang kamatayan. Mapabata ka, matanda ka, ikaw mayamat, mahirap, wala pong pinipili ang kamatayan. Ang sabi nga po sa 1 Peter chapter 1 verse 24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Gaano man kaganda ang buhay natin tulad ng bulaklak, gaano man kabango ang ating buhay sa mundo nito tulad ng bulaklak, yan po ay malalanta. Tandaan po natin yan, kaibigan. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi tayo magtatagal sa mundo nito. Walang kayamanan ang makapagpipigil ng kamatayan. Maari po, mga gamot, i-preserve po ang ating buhay para pagdating ng kamatayan, malusog tayo. Pero kung hindi po tayo gumagamit ng mga gamot, mga kapatid, kung halimbawa ang buhay natin aabot pa ng 110, tapos 20 years old ka lang, abusado ka na sa katawan mo, yun pong 90 years na pamamalagi mong buhay ay nagturusa ka dahil hindi mo tinulungan ng mga supplements ang iyong katawan. Pero pagdating po ng 110, nakatakda po ang buhay na yun. Kaya mayroon po tayong paganda, mayroon tayong mga doktor na nagtuturo sa atin para manatili tayong malusog. Nang sa ganun, sa takdang panahon, hindi po tayo kahabag-habag, kaawa-awa na namamatay. Kaya ngayon po, naghahanda tayo. Pero hindi po yan ang ibig sabihin paghandaan. Sapagkat, ang paghahanda po ng buhay physical natin dito, hanggang dito lang po sa mundo. Pero ang dapat natin paghandaan ay yung pong buhay natin sa kabilang buhay. Wala pong makapagdurugtong na anumang gamot sa buhay natin. Nakakapag-preserve ng ating health, pero kailanman hindi po ito madudugtungan. Sapagkat sinasabi po muli sa Hebreo 9:27, itinakda po sa atin ang minsan lamang mamatay, ngunit ang pagkatapos doon ay mayroon po tayong haharaping paghahatol. Nakatakda na po ang buhay, maging sa sinapupunan pa lamang ng ina, namamatay po ang bata, hindi po nag-aksidente, sa tingin natin aksidente, pero hanggang doon ng kanyang buhay. Minsan, ang anak mo nagdadalaga na magandang pangarap mo, manaking pa kanyang kinabukasan, pero bumitigil ang buhay. Hanggang doon lang po talaga. Maaring ikaw sumakay ng sasakyan, natundol ka, at sabihin na aksidente ka. Yes, aksidente ang iyong pagkamatay, pero yung kamatayan, itinakda na po ng Panginoon. Gumagamit po ang Diyos ng lahat po ng mga paraan upang kunin, bawiin muli sa atin, ang buhay, sapagkat ito'y nakatakda na. Ngayon, habang tayo po'y nabubuhay, ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng paghahanda. Marahil, sinasabi natin, handa naman akong mamatay. Na ako'y kumuha na ng St. Peter o mayroon na akong sementeryo. Hindi po yun ang paghahanda. Yun po ay ginagawa natin para yung ating pong maiwanan ay hindi sila mahirapan sa pagpapalibing sa atin. Pero realidad po, lahat po tayo mamamatay. Pero realidad din po, lahat po tayo haharap sa anumang dapat nating pananagutan. Kaya alalahanin po natin ang realidad ng buhay. Dalawa po, una, may klina mga buhay. Ikalawa, may hangganan ang buhay. Ikatlo po, may klina ang buhay natin, may hangganan ang buhay natin, ngunit
ang buhay natin ngayon ay puno ng pag-asa. Puno po ng pag-asa. Bakit? Sapagkat kahit hindi natin maiwasan ang kamatayan at ang paghukom, isinugo ng Diyos ang kanyang buktong anak na si Jesus na nagkatawang tao upang mamatay sa krus ng Kalbaryo alam-alam po sa kapayaran ng ating kasalanan. Then all we have to do is trust Jesus Christ. Magtiwala tayo sa Kanya. Yun po yung magandang paghahanda na iyong palamang ay magtiwala tayo sa Kanya. Babasahin ko po ang sinabi po ng banal na kasulatan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Purihin ang Panginoon. Praise God! Sapagkat hindi po ibinigay ang anak ng Diyos nung tayo po'y patay na. Paano sasampara tayo ang patay na? Hindi na siya makaaring maghahanda. Ibinigay po siya niya sa atin ang kanyang buktong anak habang tayo'y nabubuhay pa upang tayo po ay makasampalataya sa kanya. Napakalakas po at napakatibay na pagkakataon ito habang tayo'y nabubuhay pa. Sapagkat kapag tayo'y pumikit na, wala na po, tapos na po ang lahat ng ating pag-asa. Alam niyo po ang konteksto rito kung bakit po sinabi rito na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na isinugo ng kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyang sumampalataya ay hindi mapapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangyayari po rito ay kasunod po sa unahan, mayroon pong pangyayari. Kaya binigay ang John 3:16. Ano po yung konteksto yon? Sa panahon po ng mga Israelita, sila po ay pinalaya ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto na sila naalipin ng mahigit 400 taon. At dahil dyan, ang Diyos ay nagpakita ng kanyang pag-ibig at pagmamahal, sila po ay pinalaya sa pagkaalipin, kanyang hinati ang dagat upang dumaan ang kanyang mga tao sa gitna noon at sila ay naglakbay sa papunta sa pangako at sila ay pinagyan ng pagkain, sustento. May haliging apoy na napakalaking haliging apoy sa gabi upang sila'y iwanagan at upang sila'y protektahan sa mga mababagsik na hayop at mga ahas. Sa araw din naman po ay may haliging apoy ng ulap bilang pagpapalamig sa kanila, lilim pa sila'y proteksyonan. Ngunit dahil po ang mga Israelita ay mapaghanap, ambisyoso, nais nilang kumain ng higit sa gusto nilang kainin na nakain nila sa Ehipto. Wala silang makita, misal walang tubig, nagreklamo sila ng nagreklamo. At sila'y nagreklamo sa lingkod ng Diyos na si Moises. At dahil doon, ang Diyos ay kanyang didisiplinahin ang bayang Israel. Ano pong ginawa ng Diyos? Nagpadala po siya ng mababagsik at makamandag na ahas upang ang sino man pong mga taong yun nagreklamo, sila po'y tinutuklaw at sila'y namamatay. Palanggiliang paghihingalo ng po ang kanila pong mangyayari sa buhay nila sapagat makamandag po ang ahas na ito. At halos maubos na ang mga tao sa Israel dahil sila po'y kinakain ng kamandag bagamat sila'y nakita nilang kamatayan, nireklamo pa rin sila nireklamo. Pero dahil po sa habag ng Diyos, sinabi niya kay Moises, Moises, gumawa ka ng istatwa na ahas na tanso at ilagay mo sa isang tikil o isang poste at ilagay mo sa dulo at itaas mo. Sapagkat kung sino mang tumingin doon sa ahas na tanso, kahit siya'y naghihingalo, siya'y magkakaroon ng kaligtasan at mabubuhay siya. Mabubuhay siya. Sino mang nasa kamatayan at tumingin siya roon sa ahas na yan, siya'y mabubuhay. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin ngayon. Tayo po ay nasa kamandag ng kasalanan. Anytime kapag tayo po'y namatay, patungo tayo sa kapamakan. Kaya isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong anak at itinaas sa krus ng Kalbaryo upang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po
ang ating pag-asa. Ang buhay natin ngayon ay punong-puno ng pag-asa. Pero ano ang ginagawa ng mga tao ngayon? Yun pong pagdating ng ating Panginoon na ipinanganak na isang burin, ginawa po itong piyesta opisyal. Hindi nila nakikita ang kahulugan ng pagkakataong tao ni Kristo. Ipinagduriwang nila ito, inuman doon, pasyalan doon, piyesta roon. Hindi yan ang ibig sabihin. Hindi sapat ay pagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus. Pagdating po naman sa kamatayan ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, ginawa po itong holiday. Tahimik mga tao, manatili sa bahay. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Kaya po siya, nagtawang tao upang mabuhay at magmamatay para sa kanyang mga taong makasalanan. At ang kanyang kamatayan, yung pong kabayaran ng kasalanan ng lahat ng sasampalataya sa kanya. Muli siyang mabuhay upang ang sino mang sasampalataya ay magkakaroon din ng buhay na wala hanggan. Yan po ang paghahanda ng binibigay ng Diyos sa atin. Pero ano pong ginagawa natin? Hindi natin pinapakinggan, hindi natin tinatanggap, hindi natin pinaniwalaan. Tayo po ang naganap ng kapamakan ng ating sarili. Kaya nga po, ang sabi po sa John, sa Biblia po, sa John 3:18, ganito po ang sabi. Verse 17, sapagat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Naniniwala sila kay Jesus, pero as a celebration. Naniniwala sila kay Jesus, pero holiday lang po, hindi po bilang tagapagligtas sa atin. Kaya nawawala po ang halaga ng paghahandang ibinibigay ng Diyos para sa atin. Ito ba'y para sa atin? Na tayo po ay kinakagatot ng kamandag na kasalanan at tayo po ay mamamatay anytime. Habang hindi pa dumarating ang kamatayan natin, mga kaibigan, sabagat itinakda kong kamatayan. Habang hindi pa dumarating ito, may pag-asa tayo. Ano dapat gawin? Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. At hindi lang yun, ang sabi po sa Acts 16:31, anong dapat kong gawin upang maligtas? Ang sabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Maating ba natin ang ating mga anak na nadisgrasya o di kayo nasusunog sa apoy sa bahay? Eh, di natin kaya. Mamamatay tayo. Ay, sabi natin, hindi mo kaya ang tanggapin. Gaano pa kaya kung makita natin ang ating mga anak, ang ating pamilya na sinusunog doon sa apoy ng impyerno? Ngayon po ang ating pong pagkakataon. Ipinaghahanda tayo ng Panginoon upang huwag tayo mapahamak. Tiyak tayong mamamatay. May kilang ang buhay. May hangganan ng buhay. Ngunit punong-puno ng pag-asa. Lahat tayo ay harap sa hukom. Ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 10, sapagat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa magitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Lahat po tayo ay harap doon. So believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yun po ang kailangan. Paghanda natin ito. Nananawagan ako sa inyo, mga kaibigan. Pakinggan niyo ang panawagan ng Diyos. Nagsusumamo po ang inyong mga kapatid na narito na every Saturday morning and every Wednesday afternoon. Lagi pong nagsusumamo sa inyo na pakinggan niyo ang panawagan ng ito ng Diyos. Ang Diyos po sa pamamagitan ng mga lingkod na nangangaw dito ay humihingi po ng inyong atensyon. Huwag po tayong magpabaya sa ating buhay. Hindi itong buhay natin. Hindi itong totoong buhay natin. Ang totoong buhay natin, kung tayo kasama sa Panginoon sa kanyang karyan, at kung tayo na may mapapahamak sa impyerno ng digat-digat ng apoy. Huwag ka magpabukas. Huwag mo sabihin, bukas na lang, baka nagtapos na yung mga anak ko, bukas na lang, kapag nakapagtayo na ako ng ating negosyo. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1, chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa kanya lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo.
Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapan. Mayroon tayo pong kaaway na hindi natin nakikita. Ginagamit yan lahat ng impluwensya sa ating tagiliran, sa ating buhay, upang huwag nating pakinggan ang salita ng Diyos. Ginagamit niya upang tayo wasakin na huwag tayong maniwala sa panawagan ng Diyos. Marami pong mga bagay na pinapakita siya sa inyo upang akitin ang iyong mga mata, akitin ang iyong tenga upang tarikuran ang panawagan ng Diyos. Yan po ang diablo. Ang nais niya, wasakin ang buhay mo. Paniniwalain ka ng buhay mo ngayon ay eto na. Meron po tayong dapat pagandaan. Realidad ng buhay, may kilamang ito. May hanggaran ito. Ngunit puno ng pag-asa ang buhay na ito. Huwag kang magpabukas sapagat hindi mo alam ang magaganap ngayon o mamaya. Hindi mo alam na maaaring takdanan ng buhay mo at darating sa paraan ng aksidente at ang iyong pagbibitanan na aksidente. Pero hindi mo alam, itinakda ng Diyos ang oras ng iyong kamatayan. Ngunit narinig mo ang kanyang panawagan ngayon, binaliwala mo. Kaibigan, hindi po kasalanan ng Diyos yan. Kaya yung awit po ni Rick Manrique yun, ang buhay tulad lamang ng isang awit, may simula at may katapusan. Anuman ang aking maging kapalaran, Diyos lamang nakakalam. Hindi po ganun. Ang kapalaran natin ngayon habang tayo nagubuhay, tayo po ang may hawak na ito. Magdesisyon tayo. Hindi ang Diyos ang gagawa sa iyo ng automatic na bahala ng Diyos anong buhay ko. Alam ng Diyos. Hindi po. Alam natin, binigyan tayo ng Diyos ng babala at paghahanda. Isinugol niya kanyang buktong anak upang tayo sumampalataya sa kanya nang sa gayon hindi po tayo mapapahama bagkos magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan po ay laging ngayon, hindi po bukas. Kaya kung narinig mo ang panawagan ng salita ng Diyos ngayon, nag-usap ang Diyos sa iyong puso at ikaw ang kinakausap, then lumapit ka kay Jesus. Sumampalataya ka sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at hindi ka mabibigo. Ikaw ay Kanyang ililigtas. Lumapit kay Jesus. Magtiwala kay Jesus. Siya ang iyong pag-asa. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat napakabuti ninyo. Sa kabila po ng aming pagre-rebelde, hindi kayo nagsawa at hindi kayo tumalikod. Bagkos kami po binigyan ninyo ng babala. Binigyan nyo ng pag-asa sa pamamagitan po ng pangangaral ng inyong salita. Sapagat ang salita ninyo ang inyong kapangyarihan sa ikaliligtas ng sino mang sumasampalataya. Kaya Lord, pagpalain po ninyo mga salita ninyo, huwag itong gumalik na wala pong laman, kundi ito po'y magbunga sa buhay po ng bawat isang narito. Magligtas kayo, Diyos, mahapag kayo sa aming po mga kaibigan na narito. Alam namin hindi ito nagkataon. Pinagtagpo niyo kami sa eksaktong lugar, sa eksaktong oras, sa eksaktong pagkakataon. Kaya Panginoon, buksan niyo ang puso ng bawat isa at itanim, itatak sa kanilang puso ng pag-asa ay na kay Kristo lamang. Maraming salamat po itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.